mga minamahal naming mga kapatid na magtatalaga. Klaro ang panuran ni Jesus sa buhay ninyo. Naranasan ninyo ang manghina, ang lupaypay ng katawan na tila naibis na ang lakas dahil sa magkasalungat na pagsasagwan sa buhay. Mararanasan ninyo ang gutom, hindi man physical na kagutuman, kundi sa iba pang uri na ng paggalugmok sa inyo. Sa tuwing kayo'y nasa karanasang ito, huwag mabahala. May bathala tayong magpapalakas ng inyo, ng ating mga loob, at magsasabing, ako ito, huwag matakot. While I look for my heart, you find yours. Leave what is mine. Desire to follow Christ perfectly. Are you resolved to live in chastity for the sake of the kingdom of heaven, to embrace voluntary poverty, and to offer the sacrifice of obedience? Will Almighty God grant you His grace to fulfill what you resolve? To the praise and glory of the Most Holy Trinity, I, Brother Patrick Tubig Legazpi. Since the Lord inspired me to follow more closely the gospel and the footprints of our Lord Jesus Christ, before the brothers here present, and in your hands, Brother Eduardo B. Armenta OFM, with firm faith and will, bow to God, the Holy and Almighty Father, to live for 1 year in obedience, without anything of my own, and in chastity. And at the same time, I profess the life and rule of the Friars Minor, confirmed by Pope Honorius, and promise to observe it faithfully, in accordance with the constitution of the Order of Friars Minor. Therefore, I give myself to this fraternity with all my heart, so that through the efficacious action of the Holy Spirit, guided by the example of Mary Immaculate, through the intercession of our Father Saint Francis and all the saints, and supported by your fraternal help, I can constantly strive for perfect charity in the service of God, of the Church, and mankind. And I, in the name of the Church and of our brotherhood, receive your vows. And on the part of Almighty God, if you observe them, I promise you life everlasting. Sa inyong mga loob, ang pagiging propeta. Ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos, bibig ng Diyos, di natatakot, nagsasalita ng katotohanan, at di kailanman natitinag. Ang propeta ay may dalang liwanag at nasa sa mga buhay ninyo na kahit kayo ay bagong haing sa novitiate, makita ninyo ang mga sarili ninyo ng masinsinan at palagian. Patuloy dapat na nagtatasa ng sarili. Tandaan ang diwa na ipinaglaban ng ating amang si San Francisco, si Santa Clara at mga kapatid natin. Mga kapatid, pag-ibig ang sandigan ng pagkakatawang tao ng Diyos. Ang paghamon sa inyo ay pausbungin palalo ang pag-ibig. Ang tunay isang tunay na Franciscano ay palaibig,
at maging ibig na kahit sa kabila ng sakit, dusa at kamatayan, nananatili ang punyal na ito na nakaturok sa puso niya. Sa susunod na yugto ng inyong mga buhay, marami pa kayong kaharapin na mga pagsubok. Patrick, Ron, Jude, John, Roja, at Jason. Harapin ang mga ito bilang pagtitining ng inyong mga kalooban bilang mga relihiyoso. Sa mga pagsubok ay nadadalisay ang ating pagkatao. Ang isang Pransiskano ay lalong tumatapang sa kanyang paggalugmok dahil may mga kapatid siyang mga kasama sa paglalakbay. That's the beauty of the fraternity. Kaya kung may maglalakbay na mag-isa, mahihirapan ka. Ang lakas ng kapatiran ay nasa malalim na ugnayan at pag-unawa. Dahil kailanman, di ka makakapamimili ng iyong mga kapatid. Kaya, ang pag-unawa ay napakahalaga. Sa pakikilakbay sa kanila, matutunan mo ang kahalagahan ng tunay na kapatiran. Let me be till it's right. Let me be while you're holding me tight. Let me be, give me time. Find the where and someday we'll know why. Let me be, let reasons go by. Let me be while you're holding me tight.